Maraming tao ang nagbuhis na ng buhay para may pagtanggol ang ating bansa, kasama na ang mga bata, matanda at kababaihan laban sa mga Kastila noon. Subalit nung una ay maraming tao ang takot na mag-aklas laban sa kanila. At dahil sa ating Supremo na si Andres Bonifacio ay lumakas ang loob nila at nakapagtatag siya ng Katipunan. At pwede nating masabing naging inspirasyon niya si Dr. Jose Rizal para magawa ang mga ito. At sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang iilang bansa na nagpatayo ng monumento ni Dr. Jose Rizal bilang paggalang sa kanya. Kaibigan, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at hit ang bell icon para ma-notify ka sa mga susunod na video kaya nito. Dr. Jose P. Rizal, o mas kilala sa tawag na Pepe. Siya ay isa sa pinakatanyag na tagapagtaguyod sa pagbabago sa pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Pinanganak si Rizal sa isang mayamang angkan sa Calamba, Laguna, at ikipito siya sa 11 anak ng mag-asawang Francisco Engracio Rizal Mercado alias Alejandro at Teodora Morales Alonso Riolanda alias Quintos. Si Dr. Rizal ay lisensyadong doktor. Siya din ay isang nobelista at ang ilan sa tanyag na kanyang naisulat ay ang Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo. Siya din ay isang polyglot o sa makatawid ay ang taong maraming nalalamang wika. Nakakaintindi siya ng 21 lingwahe. Subalit mayroong isang anecdote noong siya ay isang maliit na bata pa na si Jose Rizal ay tinitingnan ng kanyang mga kapatid na sina Olympia, Maria at Lucia sa likuran ng kanilang maliit na kubo sa kanilang tahanan sa Calamba ay abala sa paghuhulma ng ilang makasaysayang mga figura sa ngayon. Natawa sila at tinutokso tungkol sa kanyang ginagawa at sinabi ni Dr. Jose Rizal, "Sige, tawanan niyo ako. Ngunit sa hinahalap, tingnan niyo ang mga tao ay gagawa ng mga estatwa na kawangis ko." Ang mga salitang binitawan ng ating pambansang bayani ay hindi lamang salita sapagkat ngayon ay mayroon ng mga estatwa at monumento si Rizal sa halos o bawat bayan o plaza ng lungsod sa paligid sa buong kapuluan sa mundo. Pati na rin ang hindi mabilang ng mga monumento ng bato, granite o tanso. Dahil hindi lamang sa Pilipinas kundi sa 4 na kontinente, sa Asia, Europa, North America at Latin America. Ang mga iskultura ni Rizal ay nakatayo rin sa iba't ibang bahagi ng mundo, kahit na sa mga lugar na hindi pa siya nakakapunta. Umpisahan natin sa Singapore. Si Dr. Jose Rizal ay 4 na ulit nang nakapunta sa Singapore. Noong 1882, si Rizal ay nag-stopover at siya ay namasal sa lungsod nito at umalis ng Singapore noong kaparehong taon din para pumunta ng Europe. Noong 2005, sa anibersaryo ng kapanganakan ni Rizal, inihayag ni Pangulong Nathan ng Singapore at National Heritage Board ang isang alaala na malapit sa Asian Civilization Museum na ipinapakita ang tanso na medalyon ni Rizal na isang Pilipinong artist upang guritain ang kanyang pandarayuhan sa kanilang bayan. Si Rizal ay nanirahan noon sa Madrid simula taong 1882 hanggang 1891 upang siya ay mag-aral ng medisina matapos siyang mag-aral sa University of Santo Tomas. Ang monumento ni Rizal ay matatagpuan sa Park Santander sa Avenida de Filipinas, downtown sa Madrid. Noong February 3, 1888 ay umalis si Rizal sa Maynila patungo sa Hong Kong simula Disyembre 1891 hanggang Hunyo 1892. Siya ay nanirahan kasama ang kanyang pamilya sa No. 5 D. Aguilar Street, No. 2 Red Naxela Terrace kung saan siya ay nagbukas ng isang medical clinic bilang isang ophthalmic surgeon. Ang lugar na iyon ay may marker na naka-install sa pamamagitan ng Hong Kong Antiquities at Monuments Office. Nababasa ito sa salitang Ingles at in Czech.
Ayon sa mga kwento-kwento, ang pagbisita ni Dr. Cherizal sa Japan, ang Land of the Cherry Blossom ang isa sa pinakamasaya. Siya ay nagstay dito ng 45 days. Madali niya natutunan ang mga nakasanayan, pag-uugali at pati na ang tradisyon ng mga Hapon. Nainlove din daw si Dr. Cherizal sa isang Japanese girl na nagngangalang Seiko Usui. Ang estatwa ni Rizal ay tinayo kung saan siya nagstay ng mga oras na namasyal siya sa Japan. Sa US ay sinasabi ng isang Asian journal na nakatayo ang mga monumento ni Rizal sa 8 cities ng United States. Ito ay ang Hawaii, Chicago, Orlando, Florida, California, New Jersey, New York City at Seattle. Ang bawat bansa na nagpatayo ng mga monumento at estatwa ni Dr. Jose Rizal ay nagbigay pugay o galang sa kanya dahil na rin sa mga ambag nito sa lipunan at pagiging bayani. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang ating paksa ngayon ay huwag mong kalimutan mag-subscribe. Salamat!